Magandang umaga at narito po ang latest update nga natin hinggil sa severe tropical storm na si Ursula. So patuloy nga itong kumikilos palapit dito sa kalupaan ng Eastern Visayas at kaninang alas 10 ng umaga, ang severe tropical storm na si Ursula ay tinatayang nasa layong 185 kilometers ang layo silangan ng Giwan Eastern Samar. Yung sentro nito offshore po, nasa karagatan pa po, pero mapapansin natin yung makapal na kaulapan nito ay naka-extend na nga at posibleng nakaka-apekto na sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Caraga at posibleng sa ilang bahagi rin ng Kabikulan. Ang bagyong si Ursula, bahagyang lumakas, taglay ng lakas ng hangin umabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang yung pagbugso ng hangin ay posible nang umabot na hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos pa rin sa direksyong pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So, inulit natin base sa latest satellite imagery, yung mga outer rain bands ng bagyong si Ursula ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Bicol region. At asahan natin na habang lumalapit ang sentro ng bagyong si Ursula dito sa kalupaan ng Eastern Visayas, itong mga rain bands na to ay aabot naman sa natitirang bahagi pa ng Kabisayan at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Caraga at Northern Mindanao within 24 hours. Ito na yung pinaka-latest radar image animation ng G1 Doppler radar natin ngayong umaga. Makikita nga yung pinakang tinatayang sentro ng bagyong si Ursula ay within the radar range na at yung makakapal na kaulapan na malapit sa vicinity ng tinatayang nating sentro ng bagyong si Ursula. At sa ngayon, meron pa rin tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signals number 2 at number 1. Dito sa mapang ito, makikita natin lahat ng area, lalawigan na nasa na colored yellow. Ito yung mga lugar na may warning signal number 2. Habang yung light blue naman ay warning signal number 1. So, ano-ano ba yung mga areas na under warning signal number 2? Dito sa Luzon, yung southern portion ng Quezon. Particular na yung mga areas ng Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Ang buong Marinduque po, signal number 2 rin. Eastern Oriental Mindoro, particular na sa Socorro, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Signal number 2 rin sa Southern Occidental Mindoro, particular na sa Kalintaan, Rizal, San Jose at Magsaysay. Sa lalawigan ng Romblon, signal number 2 rin po, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Tikaw Island. Samantala sa buong Kabisayan, nakataas naman ang warning signal number 2 dito sa Northern Samar, Eastern Samar at sa Samar. Sa Leyte, sa Biliran, sa Extreme Northern Cebu kasamang Bantayan at Camotes Island, particular na dito sa Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Dan Bantayan, Medellin, San Remigio, Bogo City, Tabogon, Tabuelan, Borbon, San Francisco, Poro, Tudela at Pilar. Warning signal number 2 rin nakataas sa Northeastern Iloilo, particular na sa Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Sara, Concepcion, Lemery at Ajuy. Sa Northern Antique rin nakataas ang warning signal number 2, particular na sa Libertad, Pandan, Sebaste, Kulasi, Tibiao. Sa lalawigan din ng Capiz sa Taklan, nakataas rin po ang warning signal number 2. So ano nga ba inaasahan natin dito sa mga areas na may warning signal number 2? Masungit na panahon, maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Samantala, warning signal number 1 naman na nakataas sa ilang bahagi ng Luzon at ng Kabisayan. Unahin natin sa Luzon, warning signal number 1 sa Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, sa natitirang bahagi ng Quezon, sa Laguna, Batangas, Camarines Sur at Camarines Norte, sa Catanduanes, sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro kasama nga ang Lubang Island, sa natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, sa Northern Palawan, particular na sa Linapakan, El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, San Vicente at Rojas, ganun din sa Calamian Island at Cuyo Island. Bandang Visayas naman, warning signal number 1 nakataas sa Southern Leyte, sa natitirang bahagi ng Northern Cebu, particular na sa Carmen, Asturias, Tuburan, Catmon at Sogod. Sa Central Cebu, particular na sa Aloginsan, Carcar City, Pinamungahan, San Fernando, Naga City, Toledo City,
Minglanilla, Balamban, Talisay City, Cebu City, Cordova, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Consolacion, Liloan, Compostela at Danau City. Northeastern Ball, particular sa Inabanga, Danau, Dagohoy, Pilar, Gindulman, Anda, Kandihay, Alicia, Buenavista, Getafe, Talibon, Trinidad, Bien Unido, San Miguel, Ubay, Mabini, at President Carlos P. Garcia. Warning signal number 1 din, nakataas sa natitirang bahagi ng Antique, sa natitirang bahagi ng Iloilo, sa Guimaras, sa Northern Negros Occidental, particular na sa Bacolod City, Bago City, Cadiz City, Calatrava, Enrique B. Magalona, Escalante City, La Carlota City, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, Murcia, Pontevedra, Pulo Pandan, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Toboso, Valladolid, Victoria City. Sa northern portion po, noong Negros Occidental, particular na sa Canlaon City, Gihulgan City, Gimalalud, La Libertad at Balehermoso ay nakataas din ang warning signal number 1. At sa Mindanao, meron pa rin po tayong warning signal number 1 sa Dinagat Island at sa Surigao del Norte kasamang Siargao Island at Bucas Grande Island. So yung mga lugar na may warning signal number 2, within 24 hours or less ay makakaramdam po ng masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Particular na unang-unang makakaramdam po itong Eastern Visayas na siyang lugar na paglalandfall nitong bagyong si Ursula sometime this afternoon or early evening. Samantala yung mga may warning signal number 1 naman, maaaring sa ngayon ay wala pang evidence ng inclement weather condition, pero within this 36 hours or less po ay posibleng ang maranasan yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin habang patuloy na lumalapit ang bagyong si Ursula sa kalupaan ng ating bansa at kapag tumatawid na po ng areas dito nga sa may bandang Visayas. So ano nga ba yung forecast track natin? Yung current location ni Ursula, yung sentro nito, mapapansin natin offshore pa rin. Hindi tumatama sa anumang bahagi na ating bansa. Pero gaya ng pinakita natin kanina, yung makapal na ulap nito, outer rain bands, ay tumatama na dito sa ilang bahagi ng Kabikulan, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga region. So kahit malayo pa po yung bagyo, apektado na po yung inasa natin apektado na itong eastern section ng Luzon ng Visayas at itong northeastern section ng Mindanao. At within 24 hours ay inaasahan natin na sa patuloy itong pagkilos, posibleng nandito na siya sa may bandang 55 kilometers south ng Romblon. Bukas po ng umaga yan, December 25. But in between 5 to 9 p.m. ngayong araw ay posibleng mag-landfall na itong bagyong si Ursula dito nga sa may bandang Eastern Visayas. Once na lumapit na ito na ating bansa, yung makapal na ulap from this portion ay dahan-dahan nang mag-a-advance toward these areas. Then, sa Thursday ng umaga, inaasahan na nakalagpas na ito ng landmass ng ating bansa. Sa pagitan po actually ng bukas ng tanghali hanggang hapon ay posibleng lalabas na ito ng makakalagpas na ng kalupa ng ating bansa. At yun nga, Thursday ng umaga, patuloy na kikilos patungo dito sa West Philippine Sea. Sa Friday ng umaga, halos malapit na ito sa western boundary ng ating air responsibility. And sa Saturday ay tuluyan na nga ang lalabas ng ating air responsibility. So generally, for the next 24 to 48 hours, that would be bukas ng umaga. Ngayong umaga hanggang bukas po ng umaga at bukas ng umaga hanggang sa Webes ng umaga ay tatawid sa Visayas, Southern Luzon area, itong bagyong si Ursula. So ano nga ba yung naasahan natin? Dahil sa palapit nga itong bagyong si Ursula sa kalupaan ng ating bansa. Sa pagitan po ngayong araw hanggang bukas ng umaga, December 24 hanggang December 25 ng umaga, asahan po ang occasional to frequent heavy rains dito nga sa Dinagat Island, Siargao at Bucas Grande Island, Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Northern and Central Cebu, Northern Negros Province, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Romblon. Yung nag-a-advance na yung bagyo, nakatama na ng landmass at patuloy na tumatawid ng ating bansa.
Then, posible rin yung light to moderate with intermittent heavy rain sa natitirang bahagi ng Kabikulan, sa lalawigan ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, sa natitirang bahagi ng Visayas at sa Surigao del Norte. Ngayong araw po hanggang bukas ng umaga. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa kinagabihan, asahan naman yung occasional to frequent rains over Aklan, Antique, Capiz, Romblon, Marinduque, Mindoro provinces, Batangas at Calamian Island. Dahil ngayon inaasahan natin na nag-a-advance yung sentro from making landfall over Eastern Visayas, tumatawid na ng Visayas Southern Luzon area. Light to moderate naman with intermittent heavy rains, Cuyo Island, Negros Provinces, Iloilo, Guimaras, Aurora at sa natitirang bahagi po ng Calabar Zone. So yung mga kababayan po natin dito sa mga lugar na may warning signal, patuloy pa rin po yung paalala natin na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management officers para sa disaster preparedness and mitigation measures. At patuloy din mag-monitor sa 3-hourly updates ng PAGASA tungkol nga sa bagyong si Ursula. So nagpalabas po tayo ng severe weather bulletin ngayong alas 11. Ang susunod, mamayang alas 2, then alas 5 ng hapon. Every 3 hours po hanggang sa makalagpas ng landmass ng ating bansa itong bagyong si Ursula. Samantala, yung lakas naman ng hangin. Asahan natin yung mapaminsalang gale to storm force wind. Posibleng maranasan sa mga lugar na may warning signal number 2 in Eastern Visayas ngayong hapon sa Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz at ilang bahagi ng Antique, Iloilo at Northern Cebu mamayang gabi. Sa Marinduque, southern portion ng Quezon, ilang bahagi ng Mindoro provinces bukas ng umaga. So itong malakas na hangin, gale to storm force wind, ito po ay pwedeng magdulot ng light to moderate damage sa mga high-risk structures. Ano ba yung high-risk structures? Ito po yung mga lumang bahay, mga bahay na gawa sa lumang kahoy, mga nipahat in some provinces, yung mga lumang bubong na sinusuportahan lamang ng mga gulong sa ilang areas, maaaring masira po yon. At pwede rin makadulot ng light damage sa medium risk structures. Medium risk structures, ito po yung mga bahay na gawa sa concrete, sa hollow blocks. Medyo mga makabagong bahay na po. Aside from this, yung malalakas na hangin na dala po ng bagyong si Ursula, lalo na sa air sa may warning signal number 2, pwedeng makatumba ng mga punong kahoy, poste ng kuryente, at pwede rin magdulot ng pagtumba ng iba pang mga light to medium structures, mga billboards na hindi masyadong maayos ang pagkakagawa. No? So sa mga kababayan natin, as much as possible, after all the coordination with the local government and DR officials sa inyong area, stay indoors ngayong hapon at mamayang gabi habang patuloy nga po natin inaasahan yung pagtawid ng bagyong si Ursula. Ngayon, yung moderate to strong winds naman pwedeng makaapekto sa northeastern Mindanao at eastern Visayas ngayong araw sa natitirang bahagi po ng eastern Visayas. Yung talagang exposed ay yung gale force to storm intensity or scale winds. Ito naman, moderate to strong winds, northeastern Mindanao, eastern Visayas, Bicol region, ilang bahagi ng central Visayas ngayong hapon at mamayang gabi. Sa Calabar Zone area at ilang bahagi ng Mimaropa at western Visayas, bukas ng umaga. Sa Metro Manila, Bulacan and Bataan, bukas din ng umaga hanggang tanghali, habang medium to light, high risk structures may experience light damages. So medium to high risk structures, partial na concrete at wooden made na bahay or totally wood made na bahay pwedeng makaranas po ng medium to light damages. So aside from the rains and winds, ano pa nga ba yung mga scenario na inaasahan natin? Si Ursula po, gaya nga na nabanggit natin kanina, posibleng mag-landfall sa Eastern Visayas this afternoon or early evening in between 5 to 9 p.m. po. At hindi rin natin nirurule out yung posibilidad na pwede pa itong mag-intensify, possibly into a typhoon category, bago mag-landfall. Kaya nga po yung hindi rin natin nirurule out na pwede tayong magkaroon pa ng higher warning signal, tropical cyclone wind signal number 3, mamaya sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, possibly this afternoon or do sa early evening natin na 3-hourly weather bulletin. Of course, yung suspension ng maritime activity sa mga lugar na may tropical cyclone wind signal,
ay in effect po, as usual, maantala po or talagang there will be disruption of maritime services. Sana po natin yan pag may bagyo. Yung maalong karagatan, inaasahan natin sa eastern seaboard ng ating bansa. So eastern seaboard ng ating bansa from Luzon up to Mindanao, maalong mga karagatan. At magiging maalong na rin po yung mga karagatan simula po mamayang gabi dito sa inland waters natin. Yung inland waters natin, ito po yung mga karagatan sa Visayas area. Visayas Sea, Sibuyan Sea, Bohol Sea. At bukas ng hapon naman, dito sa western seaboard ng Southern Luzon. Dahil by that time, nakatawid na yung daan-daan magiging maalong karagatan sa western seaboard naman. Of course, habang tumatawid po ito, lahat talaga ng area, sa surrounding bodies of water, asahan po natin, rough to very rough sea conditions na po. So, gaya nga na nabanggit natin kanina, every 3 hours po, magbibigay tayo ng update sa Bagyong si Ursula. Ang susunod nating update ay mamaya namang alas 2 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at magandang araw. Sir? Yes, ma'am. Sa ngayon po yung sa coastal areas, inaasahan natin na pwede tayong magkaroon ng mga high waves. But yun nga, magra-run pa rin tayo ng models ngayong hapon at titingnan natin kung may mga areas na possible na makaranas ng storm surge. But we're not ruling out the possibility. Kaya po yung warning natin ng mga nagdaang araw, not only yung mga kababayan natin dito sa inland, kundi yung mga nasa coastal areas po. Have to be prepared against possible high waves or even storm surges na pwedeng ma-generate nitong bagyong ito. Ang nakikita po natin base sa pinakang satellite and radar images analysis of all available weather data ay malalakas na pag-ulan. Possibly doon sa mga areas na may warning signal number 2 and of course yung malalakas na hangin. And then sa areas na may warning signal number 1 naman, mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso po ng hangin. So generally we have to prepare for both worst case scenario, heavy rains and strong winds po, lalo na sa areas na may warning signal number 2. Sa ngayon po is too early to assess, no? Dahil hindi pa natin nakukuha yung duration. Dapat matapos muna natin yung bagyo. But there was an event in 2012, tropical storm din po, December. Kung hindi ko nagkamali, Quedana ata or Quinta. So almost the same track po. And yun nga, nabanggit natin, tropical storm intensity. Kailangan paghandaan. Actually, regardless of intensity po, kailangan natin paghandaan, lalo na pag landfalling na bagyo. Alam naman po natin na holiday season ngayon. As much as possible, limitahan po natin muna yung festivities, lalong-lalo na dito nga sa may bandang Visayas area. Dahil alam naman po natin na yung threat nitong bagyo ito ay hindi natin may sasantabi. Pero sir, ang daming affected, ano? Ba't kaya gano'n? Talagang nagkataon po kasi ma'am na tatawirin ito yung buong Visayas area and mahagip din nilang bahagi ng Southern Luzon at saka Northeastern Mindanao. So generally kung titingnan po natin for the next 24 to 48 hours, halos yung buong Visayas may warning signal at pwedeng yung mga currently warning signal number 1 ngayon ay ma-upgrade po into higher warning signals. At kung magiging typhoon pa po ito, yeah, a possibility that we are not ruling out, pwede pa po tayo magkaroon ng warning signal number 3 ngayong araw na ito. Kaya po yung abiso natin sa ating mga babayan yung monitoring sa po sa pinakamahalagang tools ya, disaster preparedness. Yung mga bibiyahe sir na well, yung in terms of sea travel or aviation travel po, nasa decision na po yun ng ano ng mga services provider. But definitely sea travels in areas with warning signals, totally, automatically canceled na po yun. Yun lang po at magandang araw po sa kanila.